tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Chapter 5. Nanlalabo ang paningin ni Clarissa dahil sa luhang nagtatangkang bumalong doon. Hanggang ngayon ba naman? 5 taon na halos ang nakaraan? Hindi pa niya makayang burihin sa isip ang malungkot na alaalang yon na naging dahilan ng paglayo niya kay BJ. Gaga kasi siya. Sikmat niya sa sarili. Alam mo naman ang record ni BJ sa babae? Sukat kang magpatangay? Umikit siya ng mariin. Nabasa nga ng luha ang baligid ng kanyang mga mata. Umiiyak na nga pala siya ng walang ingay. Napapasinghot na kinusot niya ang likod ng palad ng kanyang mga mata. Napahid ang luha roon. Bumuntong hininga siya at inayos ang sarili. Ayaw naman niyang madatnan siya ng kanyang mga magulang na ganun ang itsura. Pero inaamin niya sa sarili na nagaganga siguro siya noong mga panahong yun ng kanyang kabataan. Nahibang, naloka, kay BJ. Hindi naman kasi lihim. Bukas na aklat pa nga sa lahat ng mga kakilala na si BJ ay playboy. Nagbibilang ng nobya, papalit-palit, pagbibilang na mabilis, pagpapalit na madalas. May nababalitaan pa nga siya na nagiging nobya nito na hindi tumatagal ng 1 buwan. Pagkatapos inibuwa nga siya, at nagtangkang sumingit sa kawing ng mga romansang yon. Wala naman pala sa bokabularyo ni BJ ang salitang kasal. Good time lamang ang gusto nito. Kaya heto, pwede na rin sigurong masabi na kasali na siya sa mahabang listahan ni BJ. Wala nga nangyari sa kanila na lubhang malalim. Ngunit malinaw namang na ipadama niya rito ang kanyang pagmamahal. Tiniyak pa nga niya sa binata na payag naman siyang makuha nito yon. Pero kasal muna. Ibig sabihin, kung mahal siya ni BJ, nagtuloy-tuloy sana ang kanilang relasyon. Pero inayawan nga siya nito. Sayang, sa loob-loob niya. Kung pinahalagahan lamang siya ni BJ, pagsisikapan talaga niyang huwag ng mapalitan pa sa puso nito. Gagawin talaga niya ang lahat upang ang kanilang mundo ay maging bed of roses, wika nga. Pinutol na niya roon ang pag-iisip. Hindi na naman niya gusto ang tinatakbuhan ng kanyang imahinasyon. Ilang sandaling nawala ng kibo si Hiner pagkatapos na ibalita ni Clarissa ang dalang mensahe ni Alvin. Napatungo ang matandang lalaki na sa puang noon nito. Si Gloria, gaya ng dati, ay parang naghihintay lamang kung ano ang magiging desisyon ng dalawang kaharap. Nang magtaas ng ulo ang kanyang ama, at magkatinginan sila. Noon na nabasa ng dalaga sa mga mata ng matandang lalaki ang katanungang iniiwasan. Ang tungkol sa pagkonta kay BJ. Sige dad. Tugon niya sa tahimik na tanong na iyon. Kung gusto niyong kontakin si BJ, kontakin niyo na. Sa malungkot niyang tinig, ay waring may nasagap na kung anong mensahe ang kanyang ama. Dahil parang nagsusumama ito ng magsalita. Anak, hindi naman sa talagang gusto ko. Wala na nga lang tayong magawa eh. Doon nga sa ilang tauhan nating natitira. Problema pa ang pansweldo. Dahil hindi naman cash kung magbayad ang mga customer natin ngayon. Anito, wala na nga kaya kami magagawang ibang paraan? Naisa loob na lamang niya. Dahil nakapagdesisyon na siya, ang mga sumunod na araw ay ginugol na lamang na dalaga sa paghihintay sa kahihinatnan ng usapan ni BJ at ng kanyang ama. Alam niya kapag nagkasundo sa presyo ang dalawa ay magkakabilihan na. Ang kanyang ama't ina naman, buhat ng maging pinalang usapan na payag siyang mabenta ang kanilang patahian, ay inatupag na ang paghahanap ng magandang lugar para mapaglagyan ng bagong negosyo ang binabalak ng matandang lalaki. Siyang naiiwan sa patahian. Napamahalaan din niya ang kanilang negosyo kahit pansamantala lamang habang hindi pa yun nabibenta.
Malungkot na nakapamintana si Clarissa sa opisina niya. Nang walang ano-ano'y bahagya siyang napapidlag. Tapat na tapat nga pala ng opisina ang kanyang silintulugan. Mababang bakod lamang ang nakapagitan. At dahil mas mataas ang lupang kinatitirikan ng patahian, pinanunuhan lamang ni Clarissa ang kanyang silintulugan. Ngayon lamang niya yung napagtuunan ng pansin. Paano kapag nabili na ni BJ ang kanyang patahian? Di magiging magkapitbahay sila? Palagi sila magkakatanawan? At panunuhan pa siya ni BJ. Titingalain naman niya to. Kung sakali. Oh no. Daing niya sa sarili. Tila napaso ang dalaga na biglang napalayo sa bintana. Linggo. Maaga pa ay gayak na ang mag-asawang Hiner at Gloria para bisitahin at pag-aralang mabuti ang nakitang pwesto sa Old Balara. Sumama ka na at nang makita mo yung lugar. Anang kanyang ina na bahagya pang inayos ang laylayan ng suot na bestida. Kayo na lang ho. Nakangiting tugon niya. May ipababandel kasi ako sa patahian. Gusto kong maideliver yun ng mas maaga bukas para makasama na sa masisingil natin sa Biyernes. Magpapapasok ka kahit Linggo? Bahagyang napapakunot noong tanong ng kanyang ama. Half day lang ho. Sige, pag maaayos na sa bagong pwesto, saka ka nilang sumama. Naisagot na lamang ng matandang lalaki. Parang siguradong sigurado na ho yun ah. Nagkauusap na ho ba kayo ni BJ? Oo, pero medyo busy pa siya ng puntahan ko eh. Hindi pa kami nagkasara sa presyo. Bakit ho? Binabarat ho ba kayo? Hindi naman. Reasonable naman yung tawad niya. Kaya lang eh pinadadagdagan ko ng konti. Pagmimitingan daw muna ng board of directors. Para rin palang sa bangko? Naisip ni Clarissa. Ngunit nagsawalang kibo na lamang ang dalaga. Lumakad na ang mag-asawa. Madali namang natapos ang mga ipinampake ni Clarissa at wala pang alas 11 ay pinauwi na niya ang mga pinapasok na tauhan. Pabalik na sa bahay ang dalaga nang matanaw na pumarada ang kotse ni BJ sa tapat ng gate nila. Seryoso ang mukha ng lalaki nang bumaba sa sasakyan. Ngunit nang makitang padating siya ay nangiti ito. Yung ngiting hanggang ngayon ay hindi niya mawari kung nanunudyo o nang uuyam. Naasiwa ka agad ang dalaga. Hindi naman bako-bako ang kalsadang nilalakaran niya. Pagkakakinis-kinis pa nga ng bangketa. Pero dahil sa biglang bugso ng kung anong damdamin, ay parang nawala sa timing ang paghakbang niya. Hindi tuloy niya malaman kung sisimangot para lumakas ang loob o ngingiti rin para pampatay mali siya. Pinili na lang niya ang maging formal. Madali ang inayos ang sarili at pinagpatuloy ang paglakad. Medyo taas noo pa. Sinisikap niyang maging intimidating. Total, ay naging ganun siya dahil na rin sa lalaking to. Oo, pinag-aralan talaga niya ang kilos at asta na panganganihunan ng mga lalaki mula nang mapahiya siya kay BJ. At heto na naman ang pagkakataon na kailangan gamitin niya ang astang yun. Wala rito ang daddy at mami ko. Medyo pasupladang wika niya nang magkaharap sila ng binata. Dahil sa inarte niyang yun, ang inaasahan ni Clarissa ay kagyat na mabubura ang ngiti ni BJ na gaya noong magkaka-encuentro sila sa bahay nito. Ngunit sa kanyang pagtataka, ay lalo pang lumuwang ang pagkakangiti ng binata at naging mapanukso ang ngiting yun. Hindi naman talaga sila ang sadya ko? Anito. Napakunot noon ang dalaga na ang sumaisip ay alangan namang siya ang sadya ni BJ. Eh sino? Napilitan tanong niya. Ikaw. Casual naman na tugon ni BJ. Ako? Takang-taka siya. Oo. Palagay ko kasi marami tayong dapat na pag-usapan eh. Unti-unti nang naging seryoso ang anyo ng binata. Anong dapat nating pag-usapan? Nakalimutan niya ang pag-arte. Halata bang bigla siyang nag-alala? Hindi mo muna ba ako patutuloyin?
Muling ngumiti ang binata at bahagya pang ikiniling ang ulo. Para talagang nanunokso. Kahit nag-aalangan, ibinuksan na rin niya ang pedestrian gate. Tuloy ka. Ani niya na parang napipilitan lamang. Thank you. Nung makapasok ang binata, ay nagpauna na ang dalaga patungo sa main door. Pinanatili niya bukas ang gate. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Tahimik niyang sikmat sa sarili. Nag-alangan ba siyang patuloyin si BJ? Dahil mapagsusolo na naman sila? Natatakot ba siyang baka gawin siya ng masama ng binata? Halos ikinatawa niyang naisip na yon. Hindi kasi si BJ ang tipo ng lalaki na ipagpipilitan ang sarili sa babae. Ang totoo? Masasabi pa nga na nag-flirt siya rito nung araw kaya nadarang ang binata at kinorner nga siya sa halamanan. May partisipasyon din siya sa pangyayaring hanggang ngayon ay dinaramdam pa niya. Ah, sa loob-loob ng dalaga. Nag-alangan lang siguro akong patuloyin si BJ dahil ang alam niyang kalakarang formalidad sa kagandahang asal ay hindi siya dapat magpatuloy ng panauhing lalaki kapag nag-iisa lang siya sa bahay. At marahil, kaya parang wala sa loob ni BJ ang sinaunang kaugaliang iyon ay dahil lubhang moderno ito para pagkaabalahan pang isipin yon. Maupo ka. Matabang na alok niya nang nasa salas na sila. Kulang na kulang yun sa emosyon. Ang isa pang kasing ikinaiinis niya ay ang napansin ni kay BJ na pag-oobserba sa bahay nila. Parang pati yun ang ibig bilhin. Kaya pa namang naupo ang binata habang iginagala ang paningin sa kabuuan ng salas. Ang dalaga ay nanatiling nakatayo. Ano ba yung sinasabi mong pag-uusapan natin? May pagkainip na tanong niya at nang mahalatang tila sa isip ng binata ay hinahalagahan na ang bahay nila. Kape? Hindi mo malang ba ako aalokin ng kape o juice? Malayo sa tanong niya na tugon ito. Parang gusto ng manggigil ang dalaga. Sandali. Ani at mabilis ang tinalikuran ng lalaki para ipagtimpla to ng kape. With cream! Narinig pa niyang pahabol ng lalaki. Gustong-gusto na talaga niya balikan ng binata para pamukhaan na patahian lamang nila ang mabili nito. Kung sakali at hindi pati ang pamamahay nila. Pero siya na rin ang umawat sa sarili. Kapag ginawa niya yon, ilalabag siya sa magandang alituntunin kapag may bisita. Kung bisita nga maituturing si BJ na ang pagkakadikwatro sa sala, ay akala mo ito ang may-ari ng bahay. Nagpupuyos ang kalooban ng dalaga habang nagtitimpla ng kape. Katunayan, dahil sa kadabog-dabog niya, ay napasobra ang pagkabuhos niya ng tubig na mainit mula sa termos. Halos umapaw ang tasa. Nang malagyan niya ng kape, asukal at coffee mate ay umapaw na nga at lumigwa kapag hinahalo niya. Isinalin pa niya yon sa panibagong tasa at panalitan ang salalayang platito. Inis na inis ang dalaga. Lagyan ko kaya ito ng vetchin sa loob-loob niya. Ngunit naisip naman niya na baka ikagalit yun ni BJ at magkaroon pa ng aberya sa bilihan. Tiyak na sisisihin siya ng kanyang ama. Halos padaskol nang inilapag niya ang kape sa center table. Galit ka yata? Puna ng binata. Hindi naman. Medyo napaso lang dahil sa pagtitimpla ng kape mo. Pagdadahilan niya. Abay, ingat. Ang ganda-ganda pa naman ang mga kamay mo. Patingin nga at baka kailangan. Huwag na. Ayos na. Humalikip-kip siya na parang itinatago ang kamay sa binata. Ano ba naman ang ipakikita niyang napaso? Gayong nikatiting na pamumula ay wala ang kamay niya. Hindi naman nagpumilit pa ang lalaki na tingnan ang kanyang kamay. Inabot na nito ang kape at tinikman. Kapag kaway natigilan at bahagyang napakunot noo. Bakit? Takang usisa niya. Ang tamis mo palang magtimple ng kape? Ah, nakahinga ng maluwagan dalaga. Ang akala niya, dahil sa inis ay baka nga kung ano na ang naihalo niya sa kape. Teka't papalitan ko? Huwag na,
okay lang. Pero diba, dapat ay ganito ka? Siya naman ang napakunot noon ng matamang pagmasdan ng lalaki. Hindi ka agad niya nasakyan ang ibig nitong sabihin. I mean, you should be nice to me. Paliwanag ng binata. Dahil kung sakali, aalisan ko kayo ng problema, diba? Bahagyang napanganga si Clarissa na waring hindi makapaniwala sa narinig. Parang, I scratch your back, you scratch mine. Hindi siya komportable sa tinura ni BJ. Ngunit maagap naman niya uling narendahan ang sarili para hindi makapagsalita ng maaari niyang pagsisihan pagkatapos. Kailangan mo rin naman yung bibilihin mo ah, nasabi na lamang niya. Umiling si BJ at inilapag nasa center table ang tasa ng kape. Ibig ko lang na malayang makagalaw ang daddy mo. Uwi ka dito. Sa mga makina lang namin, itutubo ka na pag naibenta mo. Sudsud niya at naupo sa supang kaharap ng binata. Hindi naman buy and sell ang negosyo ko. Manawanawang salag agad ng binata. Sabi ni daddy, ganun daw ang balak mo. Well, dahil nga sa hindi ko naman kailangan at sa palagay ko, hindi na mabibenta sa magandang presyo yon. Kahit maka-break even ka lang sa mga makina, bawi ka naman sa building. Tamang-tama yun na istaka ng mga yari. Muling napailing ang binata. Ang laki-laki ng bodega ko. Anito, bastante na sa akin yun. Eh teka, ano ba talaga ang sasabihin ko kay daddy? Waring lito na tanong niya. Ang sabi kasi niya sa akin, pag-uusapan na lang daw niyo sa meeting ng board of directors yung kaunting dagdag sa presyo na hinihingi niya. Yun nga pinarito ko. Bago kami mag-uusap uli ng father mo, kailangan maging malinaw sa iyo na hindi naman talaga ako interesado na bilhin ang kumpanya ninyo. Marami akong alam na mas attractive na investment na pwede kong lagyan ng puhunan. Daging nakaramdam si Clarissa ng habag sa kanyang ama. Ang nasa isip kasi na matandang lalaki ay 99% na magkakabilihan. Naroon nga't excited na sa natagpo ang pwesto na paglaligan na panibagong kapital. Ano ang mangyayari kung ganoong sa higing niya ay waring nagdadalawang loob si BJ sa pagbili ng kanilang kumpanya? Ang alam ni daddy yun pa nga ang isang problema. Putol ni BJ sa sinasabi niya. Sa kalagayan ngayon ng father mo, hindi ko siya pwedeng biguin. Or let's put this way, ayoko rin naman siyang biguin. Gustong-gusto ko siyang bigyan ng panibagong tsansa. Pero unawain mo rin sana na sagutin ko sa kumpanya kung ano man ang kahinatnan ng transaksyong to. Ang himig ni BJ ay waring pagkukumpirma sa pinangangambahan ng dalaga. Gayunpaman, ibig pa rin niyang makatiyak. Ano ba ang napagkasuntuan niya sa meeting? Naitanong niya ang pakiramdam. Tinatangay ng kung anong pwersa at nag-aapuha pang anumang makakapitan. Actually, isinangguni ko lang naman sa board yung sitwasyon. Nasa akin pa rin ang pagpapasya kung profitable o hindi yung inaalok ng father mo. Pero ano naman ang maging desisyon ko, lalabas na company decision pa rin yun. It's my neck and that's at stake. You know? Ano nga ang naging desisyon mo? Tanong na dalaga. Nahigit sa napamanay ang ama ang inaalala. Well, nagkaroon ng statement sa meeting 50-50. Kung gusto ko, bibilhin namin. Kung ayoko. BJ, kahit siguro hindi kayo magdagdag sa presyo, palagay ko ipapahayag na si daddy. Immaterial naman yung kaunting dagdag na hinihingi niya Ang pinag-uusapan dito ay yung profitability ng investment. Pero sa tingin ko, I can make improvements on your project study. Kaya lang, mangangahulugan yun ang iba yung tiyaga. Mahabang oras malaki pa kapital. Sa pakiramdam ng dalaga ay sinasay ko Lodi na lamang ni BJ ang pagtanggi kaya diniretsa na niya to. Ano na? Bibilhin mo ba? Aniya.
If you will treat me nice, why not? Diretsahan ding tugon ng lalaki. Mabilis ang dating ng pagkaunawa kay Clarissa. Ang gusto ni BJ na mangyari ang kagustuhan nito nung araw. Makuha siya ng walang string attached, wika nga. Para binablockmail siya nito ngayon para pumayag. Yun pala ang dahilan. Kaya pinababa ng pinababa ni BJ ang assessment ng kanilang patahian. Nakapanlulu mo. Nasa na yung BJ na matulungin sa kapwa? Nasa na yung BJ na ginagarantiyahan pa ni Alona ang pagiging mabuting Samaritano? Mabuting Samaritano nga ba to o mahusay lamang na magmaniobra ng mga pangyayari para lahat ng pabor ay mapunta rito? Halos tiyakin niya sa sarili na gano'n na nga. Napakahusay palang negosyante ni BJ. Hindi ito basta-basta susugal nang hindi nakatitiyak sa panalo. Ngunit may isang panig ng utak niya na hindi ganap ang paghusga sa binata at nahihirapan siyang supilin yun. Isinasama mo ba ako sa binibili mo? Paniniyak niya. Makakagaan ba sa loob mo kung aaminin kong I still yearn for you? Para sa akin, ang istorya natin ay maiikumpara sa isang panaginip na naputol at lagi kong inaasam na sana ay mapanaginipan ko ulit yon ng buo. Kumpleto. Formal na tugon ni BJ. BJ, maanghang na biro to. Naibulilas niya nang mapatunayan ang sapantaha. Hindi ako nagbibiro. Maanghang nga siguro sa'yo kung hindi ka pa nagbabago. Pero siguro na may aware ka na nasa 21st century na tayo. Kung pagiging moderna ang ibig mong sabihin, hindi pa ako ganun kamoderna. Mandi na hindi kumbinsido na sumandal si BJ sa sofa at pinagmasdan siya. Napika ang dalaga sa isinuwisyong nabasa niya sa mga mata ng lalaki. Nag-aral ako at hindi naglandi. Mataray na wika niya. At wala sa napag-aralan ko ang orientation mo. Let's not talk about experiences. Isang bagay lang ang ibig kong ipaalam sa'yo. Kung ano ang damdamin ko sa'yo noon, ganun pa rin ngayon. Walang pagbabago. At dahil walang pagbabago, siguro gaya pa rin ang dati ang sitwasyong ibig mo? Oo, ganun pa rin. Walang kakiyeme-kiyeme ang tugon ng binata. Napakagatlabi si Clarissa. Mabuti pa ang kanyang ama at iniingatan ni BJ ang damdamin. Hindi nito nagawang sakta ng kalooban ng matandang lalaki. Pero siya, kayang-kaya nitong durugin ang kanyang puso na walang pakundangan. At ang higit pang nakakarindi ay ang katotohanang nadarama yata ni BJ. Kung gaano niya ito kamahal at ngayon ay hinahamon na naman ito kung hanggang saan niya kayang dalhin ang pagmamahal na yon. Bigong-bigong pakiramdam ng dalaga. At dito muna po nagtatapos ang ikalimang yugto ng ating kwento. Samahan niyo akong muli para sa part 6 ng kwento, Soul to the Billionaire. Maraming salamat po!